kasi yan eh. So makikita nyo, ito yung pinalitan ko. So bandang dulo siya. Tingnan ko kung maalis ko ng hindi na ulit aalisin itong mga yun, abot mga piyesang nakakabit. Pero mahirap kasi siya ibalik eh. So ito siya. Ito yung LED. Tiga. Paano ba? Yeah. Patong muna natin yung cellphone ko dito. Medyo mainit yung makan eh. So ito siya guys. Ito yung LED. So, tanggalin ko. So pag tatanggalin nyo siya, meron lang clip yan dito. Press mo lang yan. Tapos hilahin mo tong kulay black. Kita mo dyan. Maghanap na lang kayo ng YouTube review. Madali lang naman to ikabit eh, tsaka alisin. So yun, eto na siya. Eto na yung LED na Big6ix company. Balik tayo sa loob, malamig. Bago tayo dito. So yun, so far okay naman tong ano, Big6ix. Sa lahat ng naging LED ko, siya yung may pinaka-accurate na light output. Tama ba? Yung ano, yung parang siya yung pinakamalapit sa stock parts, OEM, tinatawag nila dito sa Northern America. Siya yung pinakamalapit doon sa stock parts na nagpo-produce ng same light output. Para sa akin ha, sa experience ko. Yan, okay siya. Andito yung fan niya sa likod. Kung nakikita nyo. Dito tayo sa medyo maliwanag. Yeah. Yan. Yan yung fan niya sa likod. Para lumalamig din yung LED. Sabi nila, sa pagkakaintindi ko, kailangan yon para di mag-overheat tong LED. Tsaka para tumagal din yung kanyang lifespan. Yan. Shoutout kay Paul sa Big6ix company. So shoutout to my man there, Paul. Paul F. Tuloy Paul in Big6ix company. You've done a good job, brother. You give me a good customer service. Yeah. Ito na yung review mo para sa ilaw mo. Yun. Sana ano, hopefully next time you can send me HB3905 so I can review it to my Subaru WRX. Okay. Thanks guys. Peace. So yun, balik tayo ulit. So ito yung ano, pagkakaiba niya, yung kung ano yung itsura ng LED. Mostly ganyan lang siya. Kabilaan lang, yung nakikita nyo yung kulay dilaw na yan, yan yung pinaka ano niya, bombilya, yun yung nagpo-produce ng light. Ito namang isa, yan yung typical na nakalakihan natin, nakalakihan natin mga Pinoy dyan. Ito yung normal na headlight bulb, halogen, tinatawag din nila itong halogen.
So yun. So andito tayo ngayon sa yun nga, sa kotse ni Macy's. Ano to? 2008 ba? Honda Accord. So dati naka-halogen bulb siya. So makikita nyo guys, ganyan lang yung lightning niya, yung liwanag sa kalsada. Ganyan lang siya. Pero pag binuksan natin tong headlight, yun o, nagkaroon ng liwanag yung buhay, di ba? Teka lang, painitin natin konti tapos papakita ko sa inyo yung difference nung medyo modelong sasakyan na naka HID tsaka LED, yung difference nung HID tsaka LED sa terms ng lightning, kung gaano siya kaliwanag. Mahirap pala maging vlogger. Sa akin, start ko naman yung sa akin. Key to happiness, huh? Ko to ah. Mga isang linggo rin akong hindi nakasakay dito. So yung difference ng lightning, eto yan guys. So yung ano ko, high beam ko, halogen pa rin siya. So, yan lang. Nakikita nyo ba? So, patayin ko na nga itong flashlight ng cellphone. Yan yung halogen ko. Pag alisin natin ha. Kita nyo ba? So, pag binuksan ko itong headlight, yan naman ang HID. Yan ang factory ng HID ng Subaru. Makita nyo difference? LED to HID, LED versus HID. Yan o. Mas maliwanag ang buhay, di ba? So para sa akin, mas maganda talaga ang ano, HID. Kasi bukod sa meron kasi siyang long lasting life, mas magandang binibigay niyang ano, lightning output. Leave it as, iwan na lang natin sa ganon. So subukan ko naman ngayon mag drive gamit yung Honda para mas makita niyo yung visibility. Tapos mamaya titignan ko naman, titignan ko kung may time pa akong i-video tong Subaru.
Ayo meja madilim. Mabit pa ako sa bato ah. Dari ako sasakaw ko nito. So makikita nyo guys, okay naman siya. Kung nakahalogen kayo, para sa akin okay tong LED tsaka tong brand ng Big6ix. Kasi kung i-compare mo siya sa halogen, mas malinaw talaga. Oh, makikita nyo itong katabi ko, kapitbahay ko, nakahalo dyan. So titingin tayo dito ng mga papasok sa trabaho para makita natin yung difference ng LED tsaka halogen. Ayan, katulad ng isa na yun, nakita nyo, bumukas. Tignan nyo ah, bumukas ang kanyang ilaw. So aalis yan. Nakita nyo kung gaano kadilim guys, kung gaano kahina yung light output nitong nitong halogen bulbs. Yan ang kapitbahay natin. Dito lang ako sa loob ng subdivision kasi medyo mahigpit ang batas dito sa abroad. Pag nahuli kang nagda-drive ng may cellphone, distracted driving agad yun, violation agad yun. Hindi pwede dito yung galaw ng Pinas. Hindi pwedeng paloko-loko dito. Natapos nito, may time pa naman ako. Paanda rin natin yung Subaru.